Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Ang dulas. Ano yung magsasalita na sana ako ang dulas? Yung sasakyan ko wala dun sa parking lot ko kasi dito ko siya pinarko sa street road dahil akala ko lilinisan kasali ng yung traktor. Kagabi umulan na naman ng snow, kahapon nag snowstorm. Paglabas ko kanina yung sasakyan ko tinatago na ng snow. Kaya ito, nilabas ko sa parking lot ko. Moy! Pit ka ay kain na, hanot sin. Yung kaibigan namin ni Marco Dumaan, matagal na yan di namin nakikita. Yun nga, chismis ko sa inyo sa sasakyan ko. Bakit dito ko siya pinark? Kasi minsan, yung tractor, yung naglilinis ng snow, nililinis din nila minsan yung area ng parking. Ngayon, hindi nila nilinis. Yung area ko dun sa parking lot, ang kapal pa ng snow. Mumaya, may trabaho tayo. Magsashovel tayo ng snow. Pero bago muna tayo magshovel ng snow, mamasura muna ang inyong maringkwini. Oy. May ano pala dyan? Yan, yung isang sasakyan sa likod ay aalis na. So, tara, punta na tayo kay Mr. Win. Mamaya na tayo madaming sat-sat. Dahil parang umuulan na naman ng snow. Dumating na tayo dito kay Mr. Win. So, punta na tayo doon. Lagay muna ako ng gloves at gora na tayo. Ay, isda. Wala naman. Kaya tayo dito ngayon. Ito. Kunin natin to. Kuha tayo dito sa ilalim. Sa ilalim, puro ano? Yung hindi nakabalot sa plastic. Karne at isda ang nasa ilalim. Meron naman akong nakuha dito. Hindi buti ang ilalim. Yun lang yung kuha natin doon kay Mr. Bin. Hindi masyadong madami. Dahil parang bagong kuha yung laman ni Mr. Bin. Late na naman tayo. Pero okay lang. Uy, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi yung isda, kukurin ko sana yung isda. Medyo iba na yung amoy. So for our safety, huwag na lang natin pilitin yung hindi talaga pwede. Ayan. Di kagaya noon dun sa ating galantina bin na frozen pa yung nakuha natin doon, hindi pa siya nangangamoy. Kasi yon, I think galing yun doon sa counter nila na hindi na ubos pagtinda. Tapos nilagay nila doon at mix yung basura, merong karne, tapos meron yung tawag noon mga sauce ng salad. So tara dun sa ating galantina bin. Nandito na tayo sa ating galantina Mr. Bin, pero hindi muna ako papasok dun. Pasukin ko muna yung loob nila. Papasok ako dun sa loob ng shop dahil bibili ako ng tissue. Naubusan na pala kami ng tissue. Nag-message yung Pars Marco natin na bili daw ako. Dahil wala ng tissue sa bahay.
Yan. So, magmasid muna tayo doon sa loob ng shop. May nakita akong bagong staff doon kanina. Parang bata pa man yun. Eh. Siguro training yun. Di kaya yung mga estudyante. Bata pa kasi ang mukha. Tapos maliit. Parang teenager look ba. Ayun. Yan. Pasok muna tayo doon dahil bibili ako ng tissue. Para mamaya, after natin mamasura, diretso na ako sa bahay. Hindi na ako dadaan ng shop. Eh, andito lang naman tayo sa shop. Grabe yung snow. Ang dami. So, ito. Nakabili na ako ng tissue. Ito, dito siya sa toilet. Tissue, ano to? Tissue sa kusina. Tapos, nakita ko doon yung staff na sumita sa akin. Nandun siya, nag-arrange. So, kaya ito, bago siya lumabas, magtapon ng kung ano. Bilisan natin doon kay Mr. Bin bago niya ako mahuli at sitahin niya ako ulit. Wala naman akong problema sa ibang staff. Yung ano lang talaga, yung lalaki na sumita sa akin last time. Kasi yung purpose niya, bakit ayaw niya ako mag-dumpster dyan? Baka daw merong makakita sa akin na iba at gayahin ako. Hiningal na naman yung Marie Queen nyo. So, tara na agad dun kay Mr. Bin. Bago niya tayo mahuli. Hindi pa yan siya basta-basta lalabas kasi madami pa yung i-arrange niya dun sa loob. Ay, grabe, nakakahingal mag-yaw-yaw na maglakad. Uy, so tara. Pasok na sana ko, may lumabas man na tao. Nanigarilyo yata yun siya. O, parang nanigarilyo andun lang sa harap ni Mr. B, nanigarilyo. Buti na lang yung mga paa-paa ko, mabilis. Dahil pagkarinig ko na lumabas, lumiko ako agad. So magmasid muna tayo dito, no? Ikot-ikot muna tayo. So baka naman kakaikot natin dito. Antayin natin yung nanigarilyo doon na pumasok sa loob. Yung stricto naman na lalaki ang lalabas. Sana man lang talaga hindi siya lalabas. Itago ko muna kayo. Dahil magmamasid muna ang inyong Mars Queen eh, na pumasok yung isang staff doon. Bumalik ako dito sa loob ng sasakyan. Dahil sa labas sobrang lamig. Nalamig na yung tenga ko at yung kamay ko. Hindi pa tapos manigarilyo. Meron na namang bagong staff na lumabas na nigarilyo. So, antay-antay muna tayo dito bago tayo sumulong dun kay Mr. Bin. Agoy, agoy, agoy mga mas. May narinig akong dabog na lalabas. Takbo muna ako.
labas ko lang, meron ding lumabas na stuff dun. I think hindi nila alam na dun ako galing. Oh my god, ang dry ng throat ko. May nakuha ako dito ba na? Hindi ko alam kung ano to. Curious ako. Ano kaya to? Falcosipuli. Ay, mayonnaise! Yan oh. Kakuha tayo ng mayonnaise. Yan. So, uwi na tayo dahil kanina pa ako dito. Muntik na ako maubusan ng oras. Dahil nga si Mix, mamaya susunduin ko pa. Ang dami kasing staff na lumalabas. So, tignan nyo. Ilang minuto lang ako dun sa loob ni Mr. Bean. Siguro mga 2 minutes lang ako dun. May lumabas na naman na staff. Ang dami nilang tinatapon na karton. Uy, akala ko talaga hindi na ako makapasok dun ngayon. Kasi kanina tumawag si Pars Marco nyo kung saan na daw ako. Kasi kanina pa talaga ako lumabas ng bahay. Siguro maglagpas past 30 minutes na ako dito kakaantay. Kasi tuwing pumupunta na ako dun, merong staff lumalabas. Yan. Kaya yung kanina, madalian. Ano man yung nakuha natin dun. Nagtaguyod na inyong maringkwini sa mga bit-bit ko. Kasi meron akong tatlong bag na galing dun sa dumpster. At meron tayong tissue dito. Loy, magisi na yung tissue. Ay, mabigat. Mahirap talaga pag yung bahay mo ay apartment. Kasi kung madami kang dala, ang hirap. So ito. Yan, siguro mamaya muna tayo magchismisan, no? Dahil nahihirapan na itong maringkwini nyo. Dahil yung isang bag na tinagaling kay Mr. Bean medyo mabigat. So ito, see you sa loob ng bahay. Nandito na ako sa loob ng bahay. Manakit yung balikat ko kasi yung isang bag mabigat. Yung saan yung mayonnaise mabigat. Kaya nag-doorbell ako kay First Marco para siya na magbukas ng ating pinto. Yan, kunin ko lang muna to. Siguro madalian ko itong i-unpack sa inyo dahil 30 minutes na lang kailangan na sunduin ang ating baby mix. So, yung Pars Marco natin dito, pinapanood yung vlog ng ating Inday Karia. Ayan po siya. Naglalaro ng kanyang game at pinapanood yung vlog ni Inday Karia. Yan, ganyan niya si Pars Marco. Kahit hindi niya naintindihan, pinapanood niya pa din. So, yun nga. Speaking of Mixo, sa mga bago pa lang po dito sa vlog namin, gusto ko lang pong linawin to sa mga hindi pa po nakaalam. Si Mixo po ay hindi po sumasama sa akin sa dumpster pag pumupunta ako ng dumpster, pag kami lang dalawa or wala si Pars Marco natin. Si Mixo po ay lagi po yan nasa daycare niya. Minsan pag nag-dumpster ako tapos nakikita nyo na siya na nasa sasakyan, sinundo ko po yan si Mixo natin doon sa daycare niya. Never ko po yan sinama si Mixo sa dumpster na kami lang po dalawa ng inyong baby Mixo. Dahil alam ko po na hindi safe na si Mixo lang isa doon sa sasakyan. At kung wala man pong daycare si Mixo at kung gusto ko pong mag-dumpster, iniiwan ko po si Mixo sa lola niya or doon sa ninong niya. Kasi yung bahay ng ninong niya, malapit lang doon sa dumpster. Kaya dinadaan ko siya doon. Never ko po yan isasama si Mixo doon sa dumpster na kami lang dalawa. Na siya lang mag-isa doon sa sasakyan. So, sana po nalinawan kayo. Ayaw ko lang po na dumating yung point na merong mang bash sa akin na nakikita nila na andyan si Mixo sa sasakyan, galing ako dumpster. No. Hindi ko po yan gagawin na isasama yung Mixo natin sa dumpster. If isasama ko man po si Mixo sa dumpster, meron po siyang kasama sa loob ng sasakyan. Yan.
So ito, madalian na mag-unpack na tayo ng ating mga nakuha kay Mr. Bean. So ito mga Mars, mga Pars, dahil susunduin ko na yung ating mix, so hindi ko pa din siya na-unpack kasi nagpahinga muna yung marinquini nyo. Kumain muna ako dahil nag-aalboroto na yung mga alaga natin sa tiyan. Kinausap ko si Pars Marco kung pwede niyang i-unpack to para sa inyo, at yung Pars Marco yung pumayag na siya ang mag-unpack habang pipick upin natin yung ating mixo. Ito, meron pa akong mga orange dito. Galing pa yan dun sa city yung nag-dumpster kami ni Ate Julie. So ito, si-set up ko lang yung camera para sa ating Pars Marco para hindi na siya mahirapan kung saan niya ilagay. Ayan, kita niyo naman siguro yan kung ano yung ipapakita niya mamaya. Ayan, okay na yan. Hello mga Mars, mga Pars! Welcome to Marco's Kitchen! No, actually, Mars Kveni came from Mr. Bean and just dropped stuff here at home and went to pick up Miksu. So my job is to unload what she found. So let's see. First bag. We got bananas. Bananas. Peppers, plenty of peppers. It's fine. One more pepper, even a raw a little bit. Apples, you see, apples. A banana cake. Mars Kveni loves to make banana cakes. And now we have plenty of bananas, so we're not lack of banana cakes. Some bread, like yogurt. Tomatoes, plenty of tomatoes. So good looking tomatoes, there's nothing wrong. Absolutely nothing. One more. A cauliflower, it's already a little bit dark leaves, but after removing it, it will be total fine. For bakings, there have pink balls, stars, silver balls, candies. I don't know why they throw these. Skyr, it's also like a yogurt style. And Greek yogurt. There have a passion jam in it. And the rest of it is onions. Quite plenty of onions. I'm not going to lift it all here because the peels gets off. Better handle it in the bag. Second bag. Strawberries, a box of strawberries. What's its origin? I'm always curious because it's not yet growing in here, only inside. Spain, from Spain. Add more tomatoes, a little smaller ones. These are like cherry tomatoes, these four. This is like minor tomatoes, small tomatoes.
raspberries, and other box of raspberries. Raspberry is my favorite berry. I really love the taste. Some of you may remember how I made that raspberry jam. Oh my goodness. A garlic mayo. 2.5 kilo. I have no idea what to use this kind of amount of garlic mayo. And hot chili mayo. I like mayos, but my goodness, these are so big. It's supposed to be in some like a big kitchen, like you produce food for huge amount of people. And bread, potatoes, and bread. That's all, not bad. It's already plenty. I just need to try a blueberry skewer. I love it. Andito na ako sa bahay, nasundo ko na yung ating mixo. Ayun na yung ating mixo. So na. Tapos na pala tong ating parsmark ko dito. Ay, ito! Pang ano to? Pang baking! Pang design! Tapos ito, ano to? Yogurt! Nice! Banana raka. At meron pa, banana kakko. Kakuha tayo ng magandang ano ngayon, ha? Nice. So, ako na naman mag-continue nitong vlog ni Parsmark ko nyo. Hugasan ko lang ang mga to. Ang ganda pa naman ang mga kamatis ko. Wala pa man to na sira. Yan. And bars. Welcome back to Marco's kitchen. It's your kitchen. Hey, this is my kitchen. I'm going to make a salmon potato salmon stew. Did I eat potato salmon stew? Did I eat that before or? I'm not sure. I think you have. I already removed the skin from the salmon. I have a salmon fillet and I remove the skin. And that salmon is from Mr. Bill, yeah. It is. And I'm going to put salmon, potato, a little bit of onion and cream and into the oven. Ah, topping from freezer. I'm melting it in the microwave. Ooh. It's belly pork. So these slices is so tasty when it's on the top and it goes so brown and crispy. Too good but unhealthy. You're the one who always eat those first. But you also, hoy. Hey, I like it. It's tasty. It is tasty. So I need to start cutting the potatoes. Lucky the belly pork is still frozen. That potato what I got now, it's big. Big potatoes. Yep. Knife supposed to be sharp. Mm. Sharp. Slice some salmon. Potato, oh. Lagay niya na yung potato dito sa labayan.
Just like that. And then, what we add? We add their salmon layers. First, like potato, then salmon, some onion, and again a potato. Okay, that's first layer of salmon. Let's take some onion. Let's add some black pepper on the layer. And another layer of potato. Okay, there are now the layers is ready. Let's put some black pepper on the top. And we add the cream. Is this like heavy cream? No, I think it's like cream. Cream. You know, like cream. Just like, you know, this is whipping cream. And what's the other one? Also cream. Yeah, like food cream. This is not a whipping cream. But cream made for I think we food. Have same what we have in Philippines. Okay. We have the evap, maybe. I think. Okay. Maybe I'm right or wrong. So cream, and finally on the toppings, the belly pork. Did you put salt? I put salt there, but I'm going to put salt also on the top of the meat. My God! What's that? How I lost my weight. If always like that. The fats goes off. Ah. Nothing changed. Nothing changed. It just fell down and give good taste. Me. And then finally, salt on the top of the meat. Like that. So we can have a good taste for the meat as well. How long in the oven? I think one eternity. Which means more than 1 hour. Okay. As long as the potatoes are really soft. As you wish. How goes the end? As you wish? As you wish, my lord. Ah, now you sound much better. Thank you. Like that. Like that. 200 Celsius. More than 1 hour. Moment of truth. Let's take it out. It's supposed to be ready. Ah, it is. This is how it looks. It is crispy. Crispy belly pork. And also give a nice taste for the potato. Yeah, the fats. Yeah. Oh my God, looks so tasty. It is crispy and potato is soft. Mm. Yeah, it's done. Is mom gonna eat with us? I don't know. Yeah. Kysytään kun tulee. Miksi sulle laittaa ainakin? Punta dito si Bianan kasi nagpa-order kasi siya sa akin dun sa Shane ng damit. Yung ano, pang summer. Dress. Palda at kalo pang summer. So ito sabi ko sa kanya kanina, nakuha ko na. Ito pupunta siya dito. Naka-jacket na ako dahil nagbukas kami ng pinto, bintana. Kasi yung buong bahay namin nangangamoy pagkain. So para mawala yung amoy, binuksan namin yung mga bintana at pintuan namin doon sa balcony. Ito, antayin natin si Bianan kasi hindi nasabihan ng Pars Marco natin na dito na siya mag-dinner. Nakalimutan niya na may niloloto pala siya. So let's see kung kakain din si Bianan dito. Oh! Ito yung natte. Yan yung binili niya. Noni. Not ite on Balmes kesa. Diba?
Karhula torille. Ni tanssimaan. Kyllä kelpaa mennä. Joo. Oikeasti on hyvä näköinen mekko. Joo. On. Pinkki. Ihanaa. Favorit nakasi jumpiin. Olipa. Ihanaa. Nyt voi mennä ihan hyvin torille. Nyt on niin niin, Natte Mikko. Kumain din yung ating mixo sa gawa ng kanyang tatay. Nami? Nagustuhan niya yung crispy pork na nilagay ni Marco sa taas. Nakaubo siya ng tatlo nun. So ayun lang po, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog today. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog and good night po sa inyong lahat.